5 araw na lang para maghanap ng ibang tutuluyan ang mga taga San Jose del Monte, Bulacan na nagtatrabaho sa labas ng kanilang lungsod. Hindi na kasi sila papasukin sa loob ng 8 araw na lockdown. Saksi si Emil Sumangil. Balik sa pagka-stranded ang marami sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, Quezon City. Kabilang na si Eric, dating waiter, na ngayon pagbebenta ng mani, mais at balot ang pinagkakaabalahan. Sana ibalik yung sasakyan. Kahit yung bus na lang, paano na lang yung trabaho? Kung lalakad ba lahat, amoy kambing na yan pagdating sa trabaho. Yan naman ang binubuno ng mga motorista papasok sa San Jose del Monte, Bulacan. Wala kisaw dumating ngayon. Alas 12 na, wala pa. Ano masasabi ninyo? Wala, maganda. Naipit pati ambulansya, emergency vehicles, pati ang convoy ng libing. Resulta ng pagbusisi sa checkpoint ng PNP at AFP. Isaw kahapon, ganito na. Ano masasabi nyo? Wala po tayong magagawa dyan. Pinapalusot basta't kompleto ang dokumento. Taga-taga lang. Para rin sa atin to eh. Magtitinda sana ako dyan eh. Hindi na nakapasok. Bakit to? Nakalobot na sir eh. Bakit ito daw hindi na pwede pumasok? Hindi ako tagalit sa sir. Nakakalokan kasi ako sir. 400 na ang COVID cases sa San Jose del Monte. Kaya simula sa Lunes, August 10, total lockdown ng lungsod ng 8 araw. Kaya walang papapasukin sa syudad, maliban konduktor. Paano ang mga ordinaryong manggagawa? Hindi po sila pwedeng umuwi ng San Jose, kundi sila po ay dapat manirahan kung saan sila nagtatrabaho sa Metro Manila. Bahala na po yung employer nila at kung ayaw naman nila magtrabaho, mamimili lang po sila, magstay sila dito sa amin sa San Jose. Ang isang empleyada, makikisilong muna raw sa mga kaibigan at mamimili na para sa iiwang mga anak. Para panatag po yung kalooban ko na kahit hindi kami makakauwi ng asawa ko doon, meron po silang kakainin. Pero karamihan sa aming nakapanayam, walang ibang pansamantalang matutuluyan. Hihinto po talaga sa trabaho. Kasi kung maglalabas ka man, magkukwarantin ka, may hirap ka rin umuwi sa bahay. Grabe. Mahirap. E paano kayo? Sa kayo matutulog? Hindi. Uwi naman ako. E paano sa Webes? Ay, wala na. Di na. Hindi ka napapasok? Di na po. Kinukuha pa namin ang reaksyon ng Interagency Task Force kaugnay sa ipatutupad na total lockdown sa San Jose del Monte. Ang syudad ay nasa Bulacan na ibinalik din sa modified ECQ sa dami ng COVID-19 cases. May higit 1,000 naman ang active cases sa Cavite, 54 na ang nasawi. Pinayagan noong una ni Governor John Vic Remulla ang pagpasada ng ilang tricycle, jeep at bus kahit naka-MECQ, alang-alang sa mga essential worker. Babaguhin daw ito kapag may pa-shuttle na ang mga kumpanya. Nung huli po tayo nag-ECQ, ay umabot ng 10 hanggang 12 araw bago na perfect ng mga kumpanya ang kanilang mga shuttle services. Ito po ay mamadaliin natin. Pero tumutol ang IATF kaya ay pinatigil ni Remulla ang pampublikong transportasyon sa Cavite. Sabay hirit na unwise decision anya ang pagpuna sa kanila ng IATF. Gayman, re-respetuhin niya raw ito. Humingi rin siya ng paumanhin sa kanyang mga kababayan. Sinubukan niya raw lahat ng makakaya para sa interes ng publiko. Pero sa kasamang palad, ibaan niya ang pagtingin dito ng mga kinaukulan. Sinisikap naming kunin ang panig ng IATF. Pero sa memorandum ng DILG, sila binitong nakadepende sa guidelines ng lokal na pamahalaan ng operasyon ng mga tricycle. Ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi.